Magandang gabi po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito po sa paborito niyong programa, ang Dear Kuya E. At ngayon po, isang panibagong kwento na naman po ang babasahin po natin na ipinadala po sa ating email address na kuyaestories@gmail.com. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Inton. 37 years old na po ako ngayon, Kuya E. Pero ang kwento ko pong ito ay nangyari noong taong 2014. 8 taon na po ang nakalipas na mangyari po sa buhay ko ang isang karanasan. Pangyayari na gusto kong binabalik-balikan sa aking buhay dahil ito ang nagdala kung sino at nasaan ako ngayon. Ito po ay kung paano kami nagkakilala ng isang taong minahal ko ng sobra at minamahal ko pa rin hanggang ngayon. Bago magbagong taon, dumayo kami o sabihin na nating umuwi kami sa probinsya ng aking tatay. Kasama ko ang nanay at mga kapatid at mga pinsan. Sinabi ko pong dayo kasi iyon po talaga ang unang beses ko na mapunta sa probinsyang iyon sa tanang buhay ko. Maraming tao doon, mga pinsan ko na bago ko lang nakilala dahil nga hindi naman kami nagkaroon ng chance na mga magkakilala noon pa dahil hindi ako doon pinanganak. Masaya din naman ang mga kaganapan sa probinsya, mga pagtitipon na hahanap-hanapin mo. Pero syempre, sabi nga, kapag lumaki ka kasi sa syudad, minsan maninibago ka talaga doon sa probinsya. Medyo loner din ako, Kuya E, kaya naman mas madalas ay gusto kong nag-iisa. Fast forward, Kuya E, December 30 yun, matatandaan ko. Hapon na kami dumating sa probinsya at isang jeep po kami. At syempre, kumustahan, mga pakilanlan, mahirap tandaan ang mga pangalan. Eh syempre ako, oo nang oo lang. Dahil sa magandang ambience sa province, nag-umpisa akong maglakad-lakad, Kuya E, doon sa lugar na pinuntahan namin. At doon ako napadpad sa may tabing ilog. May mga lalaking naliligo, Kuya E. May mga naka-shorts na nagtatalunan at meron din naman niwalang saplot. Nagulat ako doon, Kuya E. Hindi lang naman kasi bata yun kundi malaki na. Nagkalat ang paps. Ako naman tipong nagbabad lang ng paa doon sa malamig na tubig ng ilog. Hanggang sa isang lalaki, Kuya E, ang sumisigaw. Inaalala ko na iba ang kausap niya pero nang lumingon ako ay ako nga ang kinakausap niya. Binanggit niya sa akin kung bisita daw ba ako ni na Mang Benny. Hanggang sa naalala ko, ang binabanggit niya ay ang kapatid ni Papa. Tumango lang ako. Nung oras na yon, saka ko lang napagmasdan ng lalaking sumisigaw. Hindi siya payat at hindi siya mataba. Katamtaman ang katawan niya. Morenong morena ito, Kuya E, at may dating talaga. Sabihin na nga nating guwapo. Hanggang sa tumayo ang ilan pa niyang kasamahan na tumakbo. Siya na lang ang nakita ko na naiwan doon sa bahagi ng pinapaliguan nila. Lumangoy ito doon sa malapit sa akin at nakita ko na nagsuot ng shorts. Dahil nakabrief lang siya. Nagpakilala sa akin ng lalaki. Ako nga pala si Jepoy. Sabi ko, oh, bakit nagpaiwan ka sa kanila? Eh kasi nakita kita, bago ka lang dito, baka maligaw ka. Huh? Sabi ko naman, hindi naman. Kasi kita ko naman yung dinaanan ko. Delikado dito, sabi nga nila kapag dayo lang dito. Sabi ko, ah, ganun ba? Bakit? May aswang ba o multo o maligno? Sabay tawa ko. Sabi niya, hindi ako nagbibiro ha, pero okay lang kung ayaw mo namang maniwala. Pero bakit ka nga naman nag-iisa, di ba marami kayong dumating? Sabi ni Jepoy. Sabi ko, trip ko lang lumakan mag-isa. Sabi niya, ah, malungkutin ka siguro ano. Mula sa pagkakatingin ko sa paligid, Kuya E, ay napabalik ako ng tingin kay Jepoy. Napagmasdan ang kanyang magandang katawan at nabaling ang tingin ko doon sa may bahagi ng shorts. Nagulat ako kasi kung hindi ako nagkakamali
nagkakamali ay may malaking umbok doon. Hanggang sa makita ko ang kamay niya na humawak doon na para pang sinukat. Alam ko na po ang gusto niyo. Nagulat ako sa salitang yon dahil hindi ko naisip na pinagmamasdan pala niya ako, Kuya E. Hanggang sa aktong aalis na ako, Kuya E, at tumalikod. Teka, ano nga palang name mo? Huwika ni Jepoy. Sabi ko, Inton, dito ka muna. Pagbalik ko ng tingin, Kuya E, nakatayo siya at tipong aahon sa pagkakaupo doon sa batuhan at sabay kumindat sa akin. May alam akong lugar dito, Kuya. Kuya talaga? Sabi ko. O sige po, Inton na lang. O bakit may po? Ay, sorry. Anong lugar ang binabanggit mo? Tanong ko kay Jepoy. Tagong lugar, kung gusto nyo to. Sabay lingon sa hawak niyang nasa baba. Magkano naman? Tanong ko. Ikaw po ang bahala. Malaki naman to. Wika ni Jepoy. Kung bayaran kita na 5 piso, okay lang sa'yo? Sabi ko sa kanya. Natawa lang si Jepoy. Siyempre naman po, hindi naman kayo magbibigay ng ganun, pero kung yun lang talaga mabibigay mo, okay lang naman. Nagulat naman ako sa sagot ni Jepoy. Sa itsura niya, sa katawan, sa angking gwapo, bakit naman siya papayag na ganoon lang ang ibibigay ko, halimbawa? Sabi ko, napaka mapagbigay mo naman. Sabi niya, siyempre, share your blessings. Sabi nga, sabay hawak na naman doon sa kanyang paps. Yung place na sinasabi mo ba malapit lang dito? Tanong ko kay Jepoy. Hindi naman, dyan lang o sa... may maliit na kuya ba dyan? Sabi ko, hindi ba nakakatakot? Hindi naman, gusto mo tingnan nyo. Hanggang sa umakyat na siya doon sa kinaroroonan ko kung saan ako nakatayo, nagsuot ng pantaas na damit. Doon ko mas nakalapit sa mukha ni Jepoy na talaga nga naman sabi ko, flawless ng bata. Yung kulay niya na halos parang negro dahil siguro sa simoy ng hangin at init ng araw doon ay mas lalong nagpagwapo sa kanya at napakalakas ng dating. Hanggang ilang minuto kaming naglakad, Kuya E, sabi ko, sabi mo hindi malayo. Ah, sabi mo may malapit lamang, bakit parang matagal tayong dumating? Sandali na lang, Kuya. Ay, Inton pala. Sabi ko, kuweba ba yan? Akala ko naman kuweba talaga. Nakita ko, Kuya E, mga puno lang pala na tila ba natumba na parang kuweba lang. Safe ba dito? Wala naman bang pupunta dito? Sabi niya, wala naman tao dito. Kita mo, tingin ka dito. Kapag nakahiga ka dyan o nakaupo sa may mga damo, makikita mo kung may paakyat dito o pero ikaw hindi kanila makikita. Sumilip ako. Totoo nga, medyo mataas kasi ang lugar. Hindi naman din pansinin. Umupo doon si Jepoy, Kuya E, doon sa tabi ko at nagtanggal ng damit, Kuya E. Parang sanay na sanay ang bata, Kuya E, kaya nagulat ako. Dahil nang magtanggal ng suot pambabae yung bumungad sa akin ng paps na pagkalaki. Sabi ko, bakit? Galit agad yan. Sabi niya, hinihintay ka na. Bilisan mo raw. At nung oras na yun, Kuya E, ang katawan, dahil sa katawan niya, at hanggang paps hindi ko na pinalampas. Akala ko nung oras na yun ako lang ang gagalaw pero sinabi niya sa akin na siya rin daw. Nagulat naman ako, Kuya E, sa itsura niyang yun. Sabi nga, Servando pala ang bata. Mas magaling pa nga yata sa akin. Hanggang sa nakita ko na halos padilim na nung oras na yun, sabi ko baka gabihin tayo. Sabi niya sa akin na sige, tapusin na natin. Isusubo mo po ba? Ang ibig sabihin niya ay yung lalabas sa kanyang paps. Parang maamong tupa si Jepoy sa pagkakasabi nun, Kuya E, kaya sabi ko ay oo at siya rin. Sabi niya, sabihin ko raw kapag malapit na rin. Ako, hanggang sa pareho nga na nakaraos na. Sobrang dami.
Siguro sa tagal din na wala akong ganong ginagawa at lalo na si Jepoy, bata pa kasi, 19 years old. Siya noon, Kuya E. Sabi ko huwag siyang maingay doon sa mga pinsan ko. Sabi naman niya ay makakaasa raw ako. Hanggang sa naglakad pa ako pabalik sa bahay ng mga kamag-anak, pinsan namin, Kuya E. Sinabi sa akin ni Jepoy na hindi raw niya kailangan ng bayad dahil nag-enjoy din daw siya. Sabi ko, tanggapin mo na to please, may extra budget naman ako. Sinilid ko sa short niya ang pera niya. Sabi niya sa akin, ito ang unang beses na tatanggap ako sa iyo ha, baka kasi isipin mo, bayaran ako. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Sabi niya ay gusto kasi kita and ito ang unang beses na nakatikim din ako. I mean, nagpapatikim din ako sa iba pero yung ako mismo ang tumikim ay bago lang. Sabi ko ha? Eh ang galing mo kaya? Oh, diba ginalingan ko kasi para masarapan ka. Yung ngiti ni Jepoy masyado nakakahalina, Kuya E, hanggang sa nagulat ako. Ang bahay pala ni na Jepoy doon mismo sa tapat ng kamag-anak namin o sa bahay ng kapatid ni Papa. Pagpasok ko doon sa bakuran, tinawag ako ni Papa at napagalitan ako dahil hindi raw naman ako taga doon ay gala ako ng gala. Tahimik ang lugar, probinsyang probinsya. Noong maggabi pagkatapos maghapunan ay lumabas ako doon sa bakuran. May pabidyoke doon sa labasan, Kuya E. At nagulat naman ako na naroon sa isang pwesto ng table si Jepoy. Kasama ang mga pinsan ko doon na nakalimutan ko ang mga pangalan. Tinawag ako ng pinsan ko sa pangalan ko at lumapit ako. Kinakabahan ako dahil baka may sinabi si Jepoy pero nakampante ako ng parang hindi naman kami magkakilala nung ipakilala ako ng mga pinsan ko. Sabi niya, welcome dito sa lugar namin. By the way, Kuya E, ang ibig sabihin ko po na hindi ko matandaan yung pangalan ng mga pinsan ko ay yung mismong araw na yon. Siyempre, kilala ko po sila. Sabay kindat sa akin ni Jepoy. Doon ako umupo, sa tabi ni Jepoy dahil doon lang may bakante. Doon sa silya na pahaba. Ngingiti-ngiti si Jepoy, Kuya E, at humawak sa aking binti na tinanggal ko naman agad. Umalis ang pinsan ko doon sa table at sabi ni Jepoy sa akin, sorry, na-miss na kita, bulong nito. Nagsalita ako habang nakatingin sa paligid at sinabi ko na huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo. Naglabas ng ala, Kuya E, ang pinsan ko. Pero hard iyon, pero kaya ko naman. Kaya lang sabi ko hindi ako sanay. Si Jepoy ang tanggero at gumagabay sa akin. Well, kita ko na close sila ng mga kamag-anak namin at sinabi ko mukhang cool nga si Jepoy. Si na Papa may sariling table din habang si Mama naman ay nakikipagkwentuhan. Nang tumating gabi na, Kuya E, ay nilapitan ako ni Papa. Sabi niya, nak, mukhang wala na tayong matutulugan. Doon ka lang sa may sala doon sa dulo, mamaya kapag matutulog ka na. Biglang nagsalita naman ang isa naming kamag-anak. Huwag kang mag-alala, doon ka kina Jepoy, pwede matulog doon. Pinagpaalam ko na sa nanay niya na kung pwede magamit yung isang kwarto doon kapag hindi na kayo kasya. Sabi ni Papa, hindi ba nakakahiya? Hindi, okay lang yun, walang problema, mabait naman ang mama ni Jepoy. O yun naman pala, sige nak, ikaw na lang doon. Bigla naman napatingin sa akin si Jepoy, Kuya E, na tila natuwa pa. Okay lang ba talaga? Sabi ko kay Jepoy. Oo, okay lang. Doon, maluwag naman doon. Katabi yun ng kwarto ko. Sa mga salita ni Jepoy, para talagang bago lang kami nakakilala pero may pagkatuwa sa mukha niya. Nagsalita muli ang kamag-anak namin. Ang sabi niya, ayos doon. Kaya huwag kang mag-alala, safe na safe doon. Sagot naman ni Jepoy, oo nga, huwag kang mag-alala, safe ka sa amin. Hanggang sa nakatapos na nga, Kuya E, ang inuman, yung kainuman namin na kamag-anak ko, pinsan ng papa ko, at yung mga anak din nila ay umuwi na rin sa mga bahay nila. At hindi ko lubos na maisip na heto si Jepoy, na kasama ko kanina ay doon pa ako matutulog sa kanila. Sabi ko, naisip ko noon na
Bakit naman kaya hindi naalok nung iba kong mga pinsan o pinsan ni Papa yung bahay nila at doon talaga sa tapat ni na Jepoy? Sa tapat, doon mismo kina Jepoy. Maganda ang bahay ni na Jepoy, Kuya E. Siman pala ang tatay niya ng matagal na panahon kaya maganda ang bahay nila at sa taas ang kwarto na sinasabing bakante. Hinatid ako ni Jepoy doon, Kuya E, pero nilak agad niya ang pinto nang pumasok kami. Hinalikan ako, Kuya E. Lasang alak, pero iba ang halik na yon ni Jepoy kaya napalaban ako. Hanggang sa alas 12 na yon, nakapasok si Jepoy sa lagusan. Hindi ko akalain na kakayanin ko yon dahil siya lang naman ang first time ko, Kuya E, at hindi maganda mayaw si Jepoy pagkatapos dahil sa dugo ang higaan. Pero natanggal niya yon para bang nawala ang lasing niya. Yumakap si Jepoy sa akin, Kuya E, at hindi pa natulog. Nagkwentuhan pa kami. Sinabi ko sa kanya na baka may makakita o magbukas bigla ng pintuan o kumatok. Sabi niya ay nilak nga naman daw niya. Yun pala, wala rin naman palang tao doon sa malaking bahay nila. Sabi ko, buti na lang. Sabi niya ay naroon daw sa mga pinsan nila at bukas din naman uuwi ang mga tao doon kaya sakto ang magdamag. Sabi ko kay Jepoy, alam mo ba, ayokong sumama dito dahil akala ko mabuboard ako, pero hindi pala. Hanggang sa sabi ni Jepoy, hindi ka ba na bored dito? Nilagay yung kamay ko doon sa paps. Sabi ko, loko, para kasing namatanda to. Hanggang sa pinisa ko yun, Kuya E. Sabi sa akin ni Jepoy, paano yan kapag umuwi ka, mamimiss kita. Sabi ko, grabe, magkasama pa tayo, na miss agad. Siyempre naman, totoong mamimiss talaga kita. Noong mga oras na yun, Kuya E, parang tumagos sa puso ko yung sinabi niya. Kasi naramdaman ko din sa puso ko yung sinasabi niya. Pag-ibig nga kaya to o dahil sa pareho lang kaming nag-enjoy sa isa't isa. Mula ng araw na dumating ako doon sa probinsya, Kuya E, na parang mabilis ang lahat talaga. Nakaramdam naman ako ng lungkot, Kuya E, nang sumapit ang bagong taon. Kasi ibig sabihin nun ay kailangan na namin bumalik sa kanya-kanyang buhay at tapusin ang minsanang bakasyon na yon. January 3, Kuya E, ang balik namin kaya noong January 1 at 2, marami kaming ginawa ni Jepoy. Sinama namin ang mga kapatid ko sa ilog at nung hapon ay bumalik kami doon na dalawa lang kami. Parang tropa lang naman kami ni Jepoy kaya walang alam ang mga kamag-anak namin doon na may nagaganap sa aming dalawa. Gabi ng January 1, Kuya E, sa dilim na gabi doon sa ilog, naligo kaming dalawa at may nangyari. Para kaming mga sabikba at wala nang bukas kung ituring yun. January 2, dinala naman ako ni Jepoy sa isa pang pasyalan. Nagulat ako kay Jepoy kasi umiyak pa ito at mamimiss daw talaga ako. At yung mga naganap sa amin. Sabi ko, pwede mo naman akong tawagan o mag-chat tayo. Mabigat din sa puso ko, Kuya E. Sabi ko nga kung pwede bang magpaiwan na lang doon at makasama si Jepoy na ilang araw ko lang naman nakasama ay may puwang na sa puso ko. Hindi ko alam bakit ganun yung nararamdaman ko. Dahil nga close ko na ang mga kamag-anak namin doon, sinabi ko na minsan ay babalik ako doon at sabi naman nila ay welcome ako doon anytime. Ganun din kina Jepoy na may mabait na nanay. Anytime daw ay pwede akong bumisita. Consistent kaming magka-chat ni Jepoy, Kuya E, at dahil may pagkapilyo nga siya ay madalas siya mag-send ng mga naughty pictures sa akin. Kahit ang mga ginagawa daw niya, kapag namimiss ako, sinesend niya. Pero minsan syempre may moments din kaming dalawa, Kuya E. Ramdam ko ang pagmamahal ni Jepoy. Hanggang sa dumating na nga, Kuya E, ang pinakahihintay ko. Nag-file ako ng leave. Nagbakasyon ako ng Mayo nung taon ding yon at muli, doon sa mga kamag-anak namin at kina Jepoy, ako tumuloy. Hindi ko alam kung ano masasabi nila sa samahan namin ni Jepoy pero sinabi ko nga kay Berna dahil masaya talaga ako. And willing naman akong sumugal para sa taong minamahal ko. 2019, Kuya E, tuloy pa rin ang naging relasyon namin ni Jepoy and alam na ng family namin and even ng family niya na buong puso kaming tinanggap.
Sa totoo lang, para na kami mag-asawa ni Jepoy dahil dun mismo sa bakuran nila ay pinagpatayuan ang sariling kwarto na parang bahay na si Jepoy. Hindi mawala ang mga nang mata noon, syempre Kuya E, pero ngayon ay wala na namang problema. Wala namang pumigil sa akin at wala makakapigil sa aming relasyon. Magkasama pa rin po kami ni Jepoy sa Frabins at may maliit na business. Masaya kami Kuya E at sana po mabigyan nyo ng oras na maiere itong kwento namin at maka-inspire. Maraming salamat po Kuya E. Nagmamahal, Inton. Muli ay maraming salamat sa iyong liham, Inton, at napakaganda ng kwento nyo ni Jepoy. Parang biglang pagkikita, tapos mabilis na na-in love, tapos nagkahiwalay pero nag-meet uli. Tapos ngayon magkasama na kayo, may business pa kayo. Napakagandang kwento sa pagsisimula ng bagong taon para sa ating mga tagapakinig at mga taga-suporta. Muli po, maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay at sumusuporta dito po sa paborito niyong programa. Maraming salamat po.